Okay, good morning, brothers and sisters in Christ. How are you today? Linggo na naman, kasama natin ang ating mga pamilya sa ating mga bahay para muli ay magsama-samang sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Hindi man sa loob ng ating simbahan, patuloy tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin ang ating Panginoon. Sa ganitong pagkakataon at panahon, mainam na tayo ay patuloy na ma-encourage to the Word of God in regards to what we must do bilang mga anak ng Diyos sa kabila ng ikaw at ako ay affected rin ng COVID-19 o coronavirus. Dahil dito, nais nating patuloy na encourage ang kapatiran sa simpleng pag-aaral may kinalaman sa paksa na the relationship of salvation and loving our neighbor. At kukunin natin main text ang Luke chapter 10 verses 25 to 37. Saglit tayong yumuko at tayo ay manalangin. Father in Heaven, ngayong umaga, nais po naming hilingin ang ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Samahan mo po kami sa aming-aming mga bahay samantalang pag-aaralan namin, pagbubulay-bulayan namin ang mga mensahe na nais mong dalhin sa amin. Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw po ang magturo sa amin. Samahan mo po kami. In Jesus' name, Amen. So, tayo pong lahat ay familiar sa statement na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. We are so much familiar with the statement of loving your neighbor as yourselves. When we hear the statement, we immediately recognize that this is the second part of Ten Commandments, which Jesus summarized into two in Matthew chapter 22, verse 37 to 40. This we know is the second greatest commandment of God. Lots of topic had been discussed under the golden rule. Today, I'm still very much inclined to discuss the topic once again dahil sa present situation ng mundo. Mayroong crisis dulot nga na tinatawag natin COVID-19, coronavirus. As Christian who are saved by grace, we must need to show love to others. Just a quick glance of the passage, we are discovering the truth that the true believers of Jesus need to understand and apply into his personal life. Tayo ay mga anak ng Diyos at dapat maging klaro sa atin yung turo ng Panginoon na nagsasabi, ano ba ang kahulugan ng ibigin ang iyong kapwa dulot ng iyong kaligtasan? Sa talata na ating pag-aaralan sa Matthew, ay makikita natin meron pong isang expert of the law ang nais subukin ang Panginoong Jesus. Na ang sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Yung po ang kanyang sabi. It is true that says loving our neighbor is a Christian duty and obligation. Ito ang katotohanan na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa ay isang katungkulin at obligasyon. In order for us to understand the proposition, let me give three simple questions which will also serve as our main point of the whole sermon. However, before I go directly to those points, let me take note to two simple observations which can be found in the passage. First, the passage is directly teaching of the Lord Jesus in relation to a person's responsibility to help the needy. Ang passage ay direktang turo ng Panginoon may kinalaman sa pagtulong sa kanyang kapwa-tao. It was clearly summarized when Jesus used the particular parable. But on top of this teaching about personal responsibility to help those who are in need is the relationship of it to the use of, to the issue of salvation. There is a big relationship between salvation and the work of helping the needy.
Let us also take note who are the audience or listener of Jesus while he was giving this lecture. Mainam na makita natin, hindi lamang yung sinabi ng passage na may kinalaman doon sa relasyon ng tao, sa responsibility niya tumulong sa kanyang kapwa-tao, kundi ang sabi, sino-sino yung mga tao na kausap dito ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po natin, there we notice the expert in the law whom Jesus was directly talking to. There are also the immediate disciples of Jesus and some others who are able to listen to what the Lord was saying. Tatlong simpleng bagay ang gusto nating pag-aralan sa forma ng mga katanungan. First, ang sabi rito, why do we need to love our neighbors? Bakit natin kailangan mahalin ang ating kapwa-tao? From verses 25 to 28, ganito po ang ating mapapansing mga talata. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? Verse 27. And he answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourselves. Verse 28, ang sabi, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Now, tingnan po natin yung dialogue between Jesus and the expert of the law. Mabuti na tingnan natin yung kanilang pag-uusap. Una, what was the issue being asked by the expert to Jesus? Ano ba yung issue na sinasabi nung expert of the law sa ating Panginoong Jesucristo? Is it not the issue of salvation? He asked, what must I do to inherit eternal life? Then Jesus answered the question by throwing him a question. He said, what is written in the law? And the expert answered back by relating the two greatest commandments of God. When the expert of the law was finished quoting the commandments, he was affirmed and commanded to do them likewise. Yun po ang sabi sa kanya, gawin mo ito, sabi sa kanya ng Panginoong Jesus. Now, reading between the line, you will get an idea that salvation can be gained by fulfilling the law. Yun po ang gustong ipalabas dito ng expert of the law. Was Jesus here teaching the doctrine of salvation is based on doing the law? Far more it, and absolutely it is not. Never could we see Jesus nor the disciples teach the salvation can be attained by fulfilling the law. In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, clearly states that salvation is not by doing works or fulfilling the law for that matter. So then, we ask the question, what is the relationship of salvation with loving our neighbor? I would like to bring your attention into two passages which will enlighten us concerning the relationship of loving our neighbor with salvation. One in Matthew chapter 19, verses 16 to 24, and then the other one is in Luke chapter 19, verses 1 to 10. Now, in Matthew chapter 19, verse 16 to 24, ganito po ang sinasabi. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey commandments. Which one? The man inquired. And Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and your mother, and love your neighbor as yourselves. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? And Jesus answered,
If you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then follow me. So tingnan po natin sa bahaging ito ng talata na ating binasa. Yung expert of the law ay nagtanong sa Panginoong Jesus, papaano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng Panginoon, anong nasusulat? At sinabi ng Panginoon kung ano yung nasusulat. Dahil tinanong niya, ano yung mga utos? Sinabi sa kanya yung iba't ibang bagay na dapat gawin. Huwag papatay, ang sabi ito, huwag mangangalo niya, huwag magnanakaw, huwag magpapatotoo ng hindi totoo, at ibigin ang iyong kapwa. Ang sabi niya, ginagawa ko ito. Ano pa ang kulang sa akin? At sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, simpleng-simple, para maging pumasok ka sa kalangitan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa iyong mga kapwa ng mga may hirap. So pansinin po natin, it is a sad story that the man left finding salvation in Jesus' way. Umalis po itong lalaking ito na hindi po niya nasumpungan yung kaligtasan sa paraan ng ating Panginoon. Because he would not love his neighbor more than he loved the wealth. Hindi po niya kayang ipagbili ang kanyang mga ari-arian dahil mas mahal niya ang kanyang kayamanan. It is so hard for him to sell his possession and share it to the poor neighbor. Now, in Luke chapter 19, verses 1 to 10, mapapansin po naman natin, may kinalaman ang kwento kay Zacchaeo. Jesus entered to Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a tax collector and was wealthy. He wanted to see Jesus was. But being short, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. He came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to murmur. He has gone to be the guest of the sinner. Verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So tingnan po natin. Ito namang kwentong ito tungkol kay Zacchaeo, ang sabi ay interesado siyang makita ang Panginoong Jesus. Pero sa kanyang kaliitan, sa dami ng tao, hindi siya makalapit. Gumawa siya ng paraan, mabilis siyang tumakbo, umakyat sa isang sycamore tree, ang sabi. And then, napansin siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, bumaba ka, pupunta ako sa inyong tahanan. At doon sa tahanan na yon, winelcome niya ang Panginoong Jesus. Samantala, yung mga magagaling na mga tao nakapaligid sa kanila, bubulong-bulungan. Ano ito? Makikisama siya sa isang makasalanan. And then, makikita ka agad natin yung story sa conversation ni Jesus at ni Zacchaeus na ang sabi niya, yung salita niya rito, look, Lord, sabi niya rito, here and now, I give half of my possession to the poor. Kagad-agad, sinabi ni Zacchaeo sa Panginoong Jesus, yung katotohanan, yung kalahati ng kanyang ari-arian ay ibibigay niya sa mga may hirap. At kung sakaling siya man ay nakadaya, 4 times ang sabi niya, ibibigay ko, ibabalik ko sa kanila. Anong sabi sa kanila sa verse 9? Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. So, tingnan po natin, in contrast with the rich ruler in the account of Matthew, Zacchaeus was saved. Okay? Yung
ruler na kabataan, hindi nagkaroon ng kaligtasan. Pero si Zacchaeus na makasalanan ay nagkaroon ng kaligtasan doon sa binasa nating mga talata. Ano po yung importanteng mga clues na pwede nating i-suggest bakit si Zacchaeus ay nakasumpong ng kaligtasan at the time when he met Jesus? First and foremost, sabi ito, Zacchaeus had made Jesus as his Lord. In verse 8, he called Jesus as Lord. So mapapansin po natin, ang unang bagay na napapansin natin dito, tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. Sabi niya, look, Lord, ibabalik ko kalahati ng aking kayamanan. And secondly, as a result of his right relationship with Jesus, by making him a personal Lord, he made a resolve to express his love to his fellow man by giving them half of his wealth. Ang pangalawang bagay na interesting na gusto nating tignan ay yung resulta ng kanyang relationship sa Panginoon. Nung tanggapin niya si Jesus as Lord and Savior, gumawa kagad siya ng ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Alin po yon? By giving them half of their wealth. Yung po yung gusto nating tignan. Now, makatutulong na tingnan natin ang bagay na ito. Zacchaeus' drastic change of his old Adamic selfish nature to a new creature, sabi rito, was manifested as true saved person when he first felt in his heart the true meaning of loving his neighbor. Yung pong biglaang pagbabago mula sa dati niyang pagkatao, makasariling pagkatao, nag-manifest sa buhay niya. Okay? Na yung kanyang puso ay nakaunawa ng kahulugan ng pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Pansinin po nyo, nagsimula siyang magkaroon ng concern sa tao dahil sa kanyang kaligtasang naranasan mula sa Panginoon. Clearly, when he wasn't yet follower of Jesus, he loved his wealth more than anything else. And so much that he even doesn't care about his fellow Jews who are poor. But when his life was changed, he began to love his neighbor more than he loved his wealth. So kapansin-pansin po, nang siya po ay magbago dahil tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso, nagkaroon siya ng kaligtasan, nagkaroon po siya ng pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Now, the other rich man in Matthew could not love his neighbor more than his money. Therefore, he could not find salvation. So, tingnan natin, yung pong lalaki na mayaman sa Matthew, hindi nakasumpong ng mahalin ang kanyang kapwa-tao dahil hindi niya nasumpungan ng kaligtasan. Si Zacchaeus, nakuha niyang ibigin ang kanyang kapwa-tao dahil nagkaroon siya ng kaligtasan. Ano ho ang simpleng reflection sa puntos isa ng ating pag-aaral? Pansinin po ninyo, a truly saved person will see the need of his neighbor and will do something to express that love in a tangible way. He is saved, therefore, he shall love. In other words, the natural tendency of those who have found salvation in Jesus will surely express their love by helping those who are in need. So, ang ating pong gustong maging refleksyon sa point 1 natin, yung totoong mga taong nakakilala sa Diyos ay nagsisimulang madama ang pag-ibig sa kanyang kapwa-tao at mag-aakay sa kanya para gumawa ng isang kaparaanan na makikita ng kanyang pagmamahal. Dahil siya iligtas, umiibig siya. Sa simpleng salita, ang talagang naturalesa ng isang taong nakasumpong ng kaligtasan mula sa Panginoong Jesus ay nag-e-express ng kanyang pag-ibig
sa pamamagitan ng pagtulong kanino? Those who are in need. Alam niyo sa ating panahon ngayon, kahit sa atin dito sa Lloyd, sa Canada, very clear sa atin, maraming nangangailangan. So, as Christian, na-enjoy natin ang salvation, dapat madama natin ang pagmamahal sa taong mga nangangailangan. So, ang pangalawa na gusto nating pag-aralan na tanong ay ito, how do we love our neighbors? Paano natin iibigin ang ating kapwa-tao? From verse 29 to verse 36, tingnan po natin ang ilang mga talata. But he wanted to justify himself. So he asked, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by the robber. Stripped his clothes, beaten him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed on the other side. So too, a Levite, when he came on the place and saw, he passed on the other side. Verse 33, okay. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw, he looked pity on him. He went to him. Sinin po ninyo, he went to him. Pinuntahan po niya itong lalaking ito. And then, ginamot po niya yung kanyang mga sugat. Nilagyan po niya ng oil and wine. And then, sabi niya rito, he put the man on his donkey. Brought him to an inn. Okay? Dinala niya sa panuluyan. And took care of him. The next day, he took out 2 dinars, sabi rito, and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. And when he returned, sabi niya rito, I will reimburse you any extra expenses you have made. Okay. Which of these three do you think was the neighbor of the man who fell into the hands of the robber? So, sino po, sabi sa kanila rito, sa tatlo ang nagbigay ng kanyang pagmamahal doon sa tao na binugbog? So, dito sa passage na ating binasa, ako naniniwala marami sa atin ay pamilyar sa bagay na ito. Pero, i-allow po ninyo na directly nasagutin natin yung question sa pamagitan ng paggamit ng mabuting Samaritano na isang example ng pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Jesus himself challenged the expert of the law to do what the Samaritan had done. Again, how should we love our neighbor? Yan po ang tanong. Well, the simple answer is that we should love not only by words or feelings, but with action. And the question, who is my neighbor? The answer is simple again. It is he who needs your help, especially him who belongs to the family of God. So doon po sa conversation na ipinakita ng ating Panginoong Jesus, sa tanong na sino ang aking kapwa-tao, ang sagot ay naging napakasimple. Siya na nangangailangan, lalo na siya na kasama sa pamilya ng Diyos. So, yung pong pagmamahal sa kapwa-tao, yung pong pagmamahal sa mga taong nakapaligid, ay isang bagay na dapat nating ginagawa. So, quickly review natin how the Good Samaritan happened. Ano ang ginawa, ng Good Samaritan na ito na binugbog ng mga magnanakaw? Pansinin po natin, ako po, nakagather po ako ng simpleng mga observation. There are at least 6 steps which I gathered from the simple observation. 1, sabi po rito, when the Good Samaritan saw the man lying on the ground, okay, he saw him almost half dead. So, pansinin po nyo,
He felt compassion and then he went to him. He did not go around like the first two religious people and walk away. Ito pong mabuting Samaritano, tiningnan siya, nagkaroon ng pagkahabag, and then nilapitan po siya. Hindi katulad ng dalawang religyosong tao, iniwasan po siya. So kapansin-pansin po yung realidad dito. Sabi po niya rito, yung pong salitang, he felt compassion, and then sabi niya rito, went to him. Ang pangalawa na step na pwedeng pansinin natin, he did some first aid treatment. Huh? Alin po yun? Nung gamutin po niya yung kanyang mga sugat at buhusan po niya ng oil at wine. He did not go to him just to look and feel pity. Hindi na siya nagpunta ron para mahabag, kundi nag-first aid po siya. Ginamot niya sa pamamagitan ng kanyang langis at ng wine na kanyang dala. Pangatlo, na mapapansin po natin dito, he lifted the man from the ground and put him on his donkey and brought him to the inn. Hindi lang po niya nilagay sa kanyang sasakyang hayop, dinala niya ito sa panuluyan. He knew that the man needed assistance to treat his wound and help him to recover. So kapansin-pansin po, hindi lang nagbigay ng first aid, kinuha niya, sinakay niya sa kanyang hayop, dinala niya sa panuluyan para doon na ilagaan. Pang-apat, sabi nito, when they have rented a room, okay, pansinin po niyo, umupa sila ng kwarto, the Samaritan took some time to stay with him and he himself took care of him. Sa panahon natin ngayon, yung siya ay tulungan sandali, tama na. Dito, tinulungan na, binigyan ng first aid, dinila sa panuluyan, inalagaan pa. Ang sabi, the Samaritan stayed there for one whole day, taking care of the wounded person. Isang buong araw na natili itong Samaritanong ito para lamang alagaan itong binugbog na tao sa kwento. When the time came that the Samaritan needed to leave, perhaps he has an appointment or task to attend to. Ano po ang ginawa niya? He talked to the innkeeper, told him to take care of the man in his behalf, and paid him in advance. Tingnan ninyo yung klase ng pag-ibig nitong Samaritano. Ginawa niya ng lahat, pero kinausap niya yung innkeeper, ang sabi sa kanya, alagaan mo itong taong ito in my behalf. And then in advance, nagbigay siya ng kanyang payment. Pang-anim na mapapansin natin, the Good Samaritan intended to come back in order to make sure that the patient is well and he will come back to pay all the outstanding bill. So, kita natin yung klase ng isang tao na tumulong. Okay? Ginawa na lahat. Pero mapapansin natin yung isang bagay, sabi niya, babalik ako para tingnan ko kung mabuti na yung ating pasyente. At para naman bayaran ko yung natitira pang mga bayarin sa inyo. Itong mabuting Samaritano na to, pwede nating sabihin, ginawa niya ang kanyang tungkulin. Obliged himself to comply with it and finish it well. Pwede naman na tinulungan na lang niya, iniwanan na niya. Hindi po, tinapos po niya yung kanyang duty bilang isang mabuting Samaritano, ginawa niya lahat ng pwede niyang gawin. Dumating po sa isip ko ang isang senaryo. Bakit kaya si Jesus masyado pa niyang inelaborate yung account na ginawa nitong Samaritano sa victim? Pwede naman niyang isummarize yung event sa isang simpleng exhortation. Alam niyo, dumating sa utak ko at nilagay ko po ito, nag-assume po ako na gusto ng Panginoon na bigyan ng diin yung kaisipan na loving our neighbor is something that we must be given serious attention. Yung paggawa ng mabuti sa kapwa
ang sabi ay nagdadala sa atin na bigyan natin ito ng seryosong atensyon. Bakit po? Bilang mga anak ng Diyos na nagkaroon ng kaligtasan, bunga ng kaligtasan, mamahalin natin ang ating kapwa-tao, pero hindi for the sake na magawa lang natin ang dapat natin gawin. The idea of loving our neighbor is something that we must be given serious attention. Even if, ang sabi dito, meron pang ibang mga pwedeng gawin, pwede nating exert lahat ng ating effort para tulungan siya. Sa puntos dalawa, na sinagot natin ang simpleng tanong nang sabi natin, how do we love our neighbor? Ang simpleng reflection natin sa bahaging ito ng ating pag-aaral ay simple lamang. Pansinin po natin, to love our neighbor is our duty. It is an obligation. But when we love in action to the best of what God is expecting us, and who is our neighbor? It is someone who will see that is in desperate need. Ano ho ang reflection natin? Ang ibigin natin ng ating kapwa-tao ay tungkulin natin. Ito ay obligasyon natin. At sabi natin, we must love in action the best of what God is expecting from us. Yung pinaka-best tulad ng Samaritano, yung pinaka-best ang kanyang ginawa. And then ang sabi niya, who is our neighbor? It is someone whom we see that is in desperate need. Alam niyo sa panahong ito, marami tayong makikitang talagang merong desperate need. Need spiritually, financially, materially. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi, ibigin natin ang ating kapwa. Ang pangatlo at panghuli sa ating pag-aaral na gusto nating sagutin na tanong ay ito. When should we love our neighbor? When should we love our neighbor? Sa verse 34, pansinin po natin, nilapitan po niya yung biktima, ginamot ang kanyang sugat, and then sinakay niya sa kanyang sasakyan, dinala niya sa isang bahay panuluyan at kanyang inalagaan. Jesus told the expert of the law, yung kaninang pinag-aaralan natin, go, sabi rito, and do likewise. Ang sabi ng Panginoon doon sa expert of the law, o sige, nagagawa mo lahat yan, pero ipagbili mo yung iyong ari-arian, ipagbigay mo sa iyong mga kapwa-tao. And then sabi niya, simpleng-simple yung kanyang binanggit sa huling bahagi, go and do likewise. Do you think the expert of the law got the message of Jesus in response to his challenge? Did he obey Jesus' command in the course of life's journey? We can only guess. But what about the disciples and the other listeners of Jesus at that particular time? Sabi natin kanina, ang kausap niya yung expert of the law, pero nandun din yung mga alagad, nandun din yung ibang mga tagasunod ng Panginoon. So ang sabi niya, paano naman yung ibang tao na naroon na nakikinig sa kanya? Naunawaan kaya nila ang aking turo. Sabi nito, tandaan nyo, nang ang Panginoon ay nakikipag-usap sa expert of the law, he was also being heard by his disciples and was also relying indirectly his teaching to them. So, ang gusto nating tingnan, hindi lamang po yung expert of the law ang nakarinig sa paliwanag ng Panginoon, kundi yung mga alagad at yung ibang mga naroon na sinabihan ng Panginoon. Did the disciple put this into application? Yun po ang tanong. Kung yung expert of the law nakinig pero hindi sinunod, yung mga alagad kaya at yung ibang mga tagasunod, in-apply kaya nila yung sinabi na kailan sila dapat tumulong. So tingnan po natin. Records will show that the disciple of Jesus absorbed clearly,
Sabi po rito, his teaching in regards to loving their neighbor and they have applied it during their time. Magandang bagay po ito. Itinala na ang mga disipulo na kasamang nakinig sa Panginoon sa aral na ibigin mo ang iyong kapwa ay nagsabi na nakinig at in-apply sa kanilang mga buhay. After some times when Jesus was ascended to heaven and when the Holy Spirit has come down to them as the Lord has promised, sabi rito, the disciples of Jesus, not only the 12, but also the other disciples were so enthusiastic applying this loving our neighbor teaching. Napakagandang ehemplo na yung ibang mga nandoon na nakikinig sa aral ng Diyos, nung umalis ang Panginoon, kanilang ipinamuhay, ginawa yung turo na binigay sa kanila. We're so enthusiastic applying loving our neighbors. Hindi lamang po yun, in the course of time, when Judah was still stricken with poverty, some disciples, not the 12 disciples, who seems to have merong mga kayamanan sa kanilang buhay, have decided to sell portion of their property in order to help those who are in need. Doon sa mga nakikinig doon, yung may mga kakayahan, ang kanilang naging aplikasyon, nagpasya sila, bahagi ng kanilang ari-arian, ibebenta nila para pumigay sa mga nangangailangan. When the church at Jerusalem was somewhat organized, mapapansin po natin, they had made a policy of segregating a particular provision to all the orphans and the widows that belongs to the church. So meron silang ministry sa mga byuda. Yung church na ito, nagkaroon ng pagmamahal sa kanila. At lastly, isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ang pangalan niya ay si John. Sa first letter, sabi niya, "Dear children in faith," he wrote, ang sabi niya, "if anyone has material possession and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him?" Papaanong mapapa sa kanya yung sinasabing pag-ibig ng Diyos kung meron siyang isang bagay na meron siya at nakita niya yung kanyang kapwa na may pangailangan, wala siyang ginawa. Ang sabi po rito, John chapter 3 verse 17, "Dear children, let us not love with words or tongues," sabi rito, or tongue, "but with action and in truth." Mga anak, sabi niyan, umibig tayo hindi lang puro salita, kung hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Alam nyo, sa panahong ito, natutuwa akong makita ang mga churches sa kabila ng mga limited resources po nila, nag-exert ng effort para makatulong sa mga nangangailangan. Hindi kinakailangang i-publish, nagbigay ako ng gantong kalaki, mamimigay ako ng ganito, kundi sikreto, ginagawa ang pagtulong. Bakit? Simple lamang po. Naranasan niya ang kaligtasan. Kaya sarap alalahanin na sa atin dito sa church natin, sa MSJ, makikita natin ang ilang mahakbang na ginawa natin. Ilang mga piling mga kapatiran, ayaw pasabi, nagbigay ng kanilang malaking mga halaga para tumuwang sa mga nangangailangan. Isang kapatid, nagpapadala ng kanyang isang halaga para ituwang sa mga nangangailangan. Isang kapatid, nag-text sa atin, nagsabi, kinausap siya ng Panginoon, nadama niya ang pangailangan, magpapadala siya ng ganitong numbers ng sako ng bigas. Bakit? Dahilan sa kanilang relasyon sa Diyos, sa kanilang kaligtasan tinanggap sa Panginoon, hindi lamang po sila umiibig with words or tongue, but with action in truth. Opo, magandang bagay na itinim natin sa utak natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas ka, may Panginoon ka, at ang isa sa tungkulin mo, ibigin ang iyong kapwa. Ano po ang reflection sa point 3 ng ating pag-aaral? Simple lamang. God
does not demand non-Christian to love their neighbors. Ulitin ko po yun. God does not demand non-Christian to love their neighbors. Only Christian are required to apply this in its biblical sense. Have this lesson become clear to your mind or to our mind. If it is so, Jesus says to all of us, go and do likewise. Church, sa pag-aaral natin ngayong umaga, yung relasyon natin sa Panginoon nang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, nang magpasya tayong tanggapin siya as Lord and Savior, ay magdadala sa iyo at magdadala sa akin upang ibigin natin ang ating kapwa-tao. At ang pag-ibig natin sa kapwa-tao natin ay yung ina-expect ng Diyos sa atin. Higit sa kaya natin, higit sa pwede natin gawin tulad ng ating pinag-aralan. Sa panahong ito, your life is a sermon. Kung makikita ng iyong kapaligiran si Kristo sa buhay mo, pwede kong sabihin, ikaw ay nakaranas ng tunay na kaligtasan. Ang tanong ko sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon, talaga bang tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Meron ka na bang eternal life na inaasahan? At kung meron ka ng relasyon sa Panginoon, dapat isa sa pangunahing pamantayang makita sa iyo ng Diyos at ng iyong kapwa-tao. Una, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Church, nakalulungkot ang isang religious institution, as I close, na ang kanyang primary concern ay spiritual and temporal needs of the people. Nakalulungkot na ang isang religious institution na ang kanyang pangunahing tungkulin ay spiritual at yung mga pangailangan temporal ng isang tao ay hindi pansinin ng iglesia o ng simbahan. Sapagkat ang simbahan ay kinapalolooban ng mga taong tumanggap kay Kristo na mayroong kaligtasan. Na dulot ng kanyang pag-ibig sa Diyos, tutulong siya sa nangangailangan. Huwag po nating gawing katwiran, tayo man ay wala. Tayo man ay kapuspa. Gusto kong sabihin, ano mang gagawin mo nang may pag-ibig sa iyong kapwa bilang pagmamahal sa Panginoon, ay tanda ng iyong relationship sa iyong Panginoon. Pwede bang saglit tayong yumuko sa ating pagtatapos? Ang hamon ng Panginoon ay ito. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Do you love your neighbor? Especially those in the family of God. Anong need meron sila na nakikita ka? At alam mo na ang bulsa mo ay may kakayahan sa kaunting bagay para itulong sa kanya. Ang simpleng pagpapadama ng pagmamahal, enough para makilala ng mga tao kung sino si Kristo. Enough para sabihin natin tayo ay anak ng Diyos. Lord, sa pagtatapos po namin, payagan mo po na kami na mayroong relasyon sa iyo at may kaligtasan ay makita ang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapwa. Pagpalain po kami in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid dyan sa Lord Minister. God bless you.